sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Listahan ng mga bansang may mababang COVID cases inilabas ng IATF. Mas maikling quarantine sa mga fully vaccinated travelers sinimulan na ngayong araw. Mas maiksing quarantine period sa mga biyaherong papasok ng Pilipinas na kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19, epektibo na simula ngayong araw. Department of Health kinumpirmang nagsumiti na ng ulat ng naging paggasto sa bayanihan funds kay Senator Manny Pacquiao. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 3.73 million mula sa mahigit 4 na milyon noong Abril. Lieutenant General Antonio Parlade nagbitiw bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At dagdag pagkakakitaan, handog ng Members Church of God International sa mag-asawa sa Rizal upang maitaguyod ang pitong anak. Magandang tanghali mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Webes, July 1, 2021 at ang ating pong Radio TV Mobile Booth ay kasalukuyang nasa Commonwealth Avenue para sa ating balitaan ngayong araw. At una sa mga balita ngayong tanghali, naglabas na ng listahan ng pamahalaan ng mga itinutuling na green o low COVID-19 risk countries at jurisdictions. Samantala, inanunsyo naman na Malacañang ang final community quarantine classifications para ngayong buwan ng Hulyo. Ang detalye, iuulat sa atin ni Rosalie Coz. Tinukoy na ng Malacañang ang higit 50 mga bansa at teritoryo na itinuturing na green o low COVID-19 risk countries at jurisdictions. Kabilang dito ang Australia, China, Israel at Singapore, gayon din ang Taiwan at Hong Kong. Lahat ng mga fully vaccinated inbound international passenger na galing sa mga teritoryong ito, sasailalim na lamang sa 7-day facility-based quarantine at RT-PCR test sa ikalimang araw mula ng arrival simula ngayong araw, July 1. Kinakailangan lamang nilang magpresenta ng certificates of vaccination at mag-comply sa ibang requirements. Ang pagpresenta naman ng Philippine Overseas Labor Office validation bilang proof ng vaccination status ay exclusive sa Overseas Filipino workers at sa July 5 mag-uumpisang tumanggap ng aplikasyon para sa validation ang polo. Samantala, pinal na ang community quarantine classification na paiiralin sa buong bansa ngayong buwan ng Hulyo matapos bigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan na umapila sa Interagency Task Force Against COVID-19. General community quarantine na may kaunting restrictions ang Metro Manila, Rizal at Bulacan hanggang July 15, 2021, samantalang GCQ with heightened restrictions naman sa Laguna at Cavite. Bukod sa mga lugar na ito, GCQ na rin ang probinsya ng Apayao hanggang July 15 matapos aprubahan ang kanilang apela mula sa MECQ status. Bukod ito sa 24 na lugar sa bansa na GCQ naman hanggang katapusan ng Hulyo. 20 lugar naman sa bansa ang nasa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang kalagitnaan ng buwan. Mayoriyang bahagi naman ng bansa ang nasa ilalim ng Modified GCQ. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itong araw na lamang ang quarantine period para sa mga fully vaccinated na pasahero mula sa ilang bansang itinuturing na low risk sa COVID-19. Epektibo na ang patakaran na ito simula ngayong araw. At mula sa Pasay City, may ulat si Asher Kadapan Jr. live. Asher, bukod sa maikling quarantine period, ano pang health protocols ang kailangan sundin ng mga pasahero?
floor, kailangan pa rin sumailalim sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test ang mga pasahero nga nakakumpleto na ng bakuna kontra COVID-19. Isasagawa ito sa loob ng quarantine facility sa ikalimang araw simula ng pagdating ng pasahero sa bansa. Sakaling makuha agad ang resulta ng COVID-19 test at magnegatibo ang isang individual, kailangan pa rin itong tapusin ang 7 araw na quarantine period sa loob ng pasilidad. Batay sa resolusyon na inilabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID, kailangang daladala ng mga pasahero ang opisyal na dokumento na nagpapatuloy. Polo mula sa bansang panggagalingan. Pagdating sa paliparan sa bansa, masusing sisiyasati ng mga proof of vaccination ng mga kawaninang Bureau of Quarantine o BOQ. Inatasan din ng BOQ na may kit na pag-monitor o pagbabantay ng anumang sintomas ng mga pasahero habang sila ay nananatili sa mga isolation facility. Mula sa 10 araw ay 7 araw na lang mananatili sa loob ng quarantine facility ang fully vaccinated passenger na mula sa green countries, alinsulod sa bagong resolusyong inilabas ng IATF-EID. Layo nito na maobserbahan ng pasahero habang kinukuha na nito ng ilan pang datos kaugnay ng paglaban sa lalong pagkalat ng pandemya. Well, para naman sa mga international arrivals na hindi pa bakunado, kailangan dumaan ang mga ito sa 10 araw na quarantine sa kaukulang pasilidad na itinakda ng BOQ at karagdagang 4 na araw na home quarantine. Floor? Yes, sir. Paano yung mga inabutan, yung naka-schedule na 10 araw, tapos sa ngayong araw na ito, biglang efektibo na yung 7 days, yung ba tatapusin nila yung talagang original schedule nila na 10 days? Sir, kinukumpirma pa natin kung yung mga nananatili na ngayon sa mga quarantine facilities ay kailangan pa rin tapusin yung unang resolusyon na 10 araw. Bagaman sa ngayon ay atin pang nilinaw yan at ating magbibigay ng update mamaya. Sir. Meron pang isang concern, ano, sir. Yung linawin natin, ano, yung 10 days ka na nandurong ka sa quarantine. And then, pagdating ng 10 days, isasailanin ka ba ulit sa swab? O yung 7 days, kasama na doon yung swab test. Dahil 3 days, di ba, bago lumabas ang swab test. So yung 7 days, bali, magiging 4 days lang. Dito yung sa bagong protocol. Yung 7-araw na quarantine period, ang kailangan lang... sumailalim yung mga pasahero na magagaling sa ibang bansa. Sa 5 araw na pagkarating nila sa bansa, sa 5 araw isasagawa yung RT-PCR testing. Inaasahan na mas mabilis na itong lalabas. Kaya sinasabi nga na kung sakaling mas maagang lumabas yung resulta at negatibo sila, kailangan pa rin nilang tapusin yung 7-day quarantine. Floor. Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inilabas na ng Food and Drug Administration o FDA ang hawak nitong datos na nagpapakita kung gaano ka-epektibo ang COVID-19 vaccine sa mga Pilipinong nabakunahan na. Alamin natin ang detalye mula kay Aiko Miguel. Wala pang matibay na ebidensya na 100% ang bisa ng COVID-19 vaccines laban sa COVID-19 at mga variants nito. Gayunpaman, batay sa datos na hawak ng Food and Drug Administration o FDA, kakaunti na lang ang nahahawa muli ng sakit pagkatapos makatanggap ng first at second dose ng bakuna laban sa COVID-19. Gaya halimbawa ng Sinovac na nasa mahigit 1.6 million na fully vaccinated na.
ay 27 lang sa kanila ang nahawa pa rin ng COVID-19, habang sa 3.7 milyon na nakatanggap ng kanilang first dose ng Sinovac, 173 sa mga ito ang nahawa pa rin sa sakit. Ayon sa FDA, ito ay dahil hindi pa sila nakakompleto ng kanilang COVID-19 shot. Nakapagtala naman ang 11 na nasawi dahil nakaranas ng severe symptoms ng sakit. Sinabi pa ng FDA, bagamat totoong nababawasan ang bisa ng COVID-19 vaccines laban sa mga COVID-19 variants, lalo na ng Delta variant, makatutulong pa rin ang pagkakaroon ng bakuna upang makaiwas sa malalang kondisyong dulot ng sakit. Kung tatanungin ako, nagpe-prevent po ba ng infection, ng COVID-19 infection ng mga bakuna, ang tingin ko po talaga ay nagpe-prevent. Dahil bagamat hindi po ito vaccine efficacy study na ginagawa pa po kasi ng DOST yan, ano? Pero from our observations, we seem to be preventing a lot of infection from sa mga vaccinated people. At ang kailangan po talaga, o importante po talaga na makomplete yung dalawang dose. Samantala, naghihintay ang FDA ng isusumiting update ng Sinovac Biotech sa Pilipinas upang maamyendahan ang kanilang EUA para magamit naman sa mga batang Pilipinong edad 3 hanggang 17 taong gulang. Yung Sinovac, meron nang na-publish the other day nung kanilang extension ng clinical trial phase 1, phase 2 to include the pediatric age group, pero hindi pa sila officially nag-apply sa atin ng extension ng kanilang EUA to the younger age groups. Sa kabilang banda, wala pang kahit anong brand ng COVID-19 vaccine na ipinahintong gamitin sa Pilipinas dahil sa malalang epekto o side effects gaya ng napaulat sa ibang mga bansa. Ilan dito ay ang blood clotting sa Europa dahil umano sa AstraZeneca at heart inflammation o myocarditis na napaulat sa Amerika dahil umano sa Pfizer at Moderna COVID-19 vaccines. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Department of Health Epidemiology Bureau na tanging ang Laguna na lang sa National Capital Region Plus area ang may naitatalang mataas na kaso ng COVID-19. Ang ibang lugar sa NCR Plus naman ay pumapatag na ang kaso. Mula sa Quezon City Map Report, si Aiko Miguel live. Aiko, ano ang nakikitang dahilan ng DOH kung bakit ang Laguna pa rin ang nakapagtatala ng mataas na kaso? Tanggap na ulat ng Department of Health Epidemiology Bureau mula sa Calabarzon Center for Health Development. May nakita silang pagliluwag pagdating sa pagsunod sa minimum public health standards ng mga tao doon. May mga ulat din ang mga nagsasagawa ng social gathering gaya ng party kung saan may face-to-face o physical interaction na ng mga tao sa indoor setting. Ngunit ayon din naman sa Department of Health, kailangan pa nilang ulit silipin kung ano ang sanhi talaga ng pagtaas ng kaso, partikular na sa Laguna. Lumalabas nga sa ulat ng DOH na pumapatag na ang kaso sa NCR at iba pang lugar sa NCR Plus area, maliban nga sa Laguna Ela. Hindi na rin ngayon kasama ang National Capital Region sa nangunguna sa mga regyong may mataas na kasong na itatala kada araw, kundi ang Calabarzon na o ang Region 4A. Ngunit paalala pa rin ng DOH, hindi pa rin dapat magluwag ang NCR dahil fragile pa ang COVID-19 case trend sa region. Ibig sabihin, posibleng tumaas pa rin ang kaso. Huwag rin din anyang mapapasukan at kumalat ang Delta at Delta Plus variant sa bansa upang hindi lumobong muli ang mga kaso sa mga regyong nasa o dating nasa high risk gaya ng mga lugar nga sa NCR Plus 8. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel live na nag-uulat mula sa Quezon City. Binatikos ng ilang mambabatas ang hindi pagkaubos ng pondong inilaan sa ilang ahensya ng gobyerno para sa COVID-19 response sa ilalim ng Bayanihan 2 law na nag-expire na kahapon. Patuloy naman ang kanilang panawagan na magpatawag na ng special session para maisalba pa ang pondo na inilaan bilang agarang tugon sa pandemya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Harleen Delgado.
Dismayado ang ilang mambabata sa mga hindi nagastos na pondo sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 matapos itong mapasok kahapon. Ayon kay LBY Representative Edsel Lagman, nagpapakita lamang ito ng palpak na pagtugon ng Administrasyong Duterte sa pandemya. Si Bayan Muna Parlous Representative Carlos Zarate nais mabusisi ang naging paggastos sa Bayanihan 1 at 2. Ayon sa Department of Budget and Management, siyam na ahensya ng gobyerno ang mayroon pang pondo na abot sa 6.4 billion pesos sa ilalim ng Bayanihan 2. Gaya ng Department of Education o DepEd, Department of Social Welfare and Development o DSWD, at Department of Public Works and Highways o DPWH na mayroon pang mahigit tigi 1 bilyong piso. Mayroon ding natitirang pondo sa Departments of Agriculture, Interior and Local Government, Health at Labor and Employment. Tingin ni Budget Secretary Wendell Avisado, dahil June 15 pa ang huling report sa kanila ng mga ahensya ng gobyerno, posibleng nasa 5 bilyong piso na lamang umano ang mapapasong pondo. Ibabalik naman ang natitirang bilyong-bilyong pondo sa National Treasury. Pagtitiyak naman ng kalihim, mayroon pang ibang pondo na maaaring pagkuhanan ang mga ahensya ng gobyerno hanggang matapos ang taon. Sagot naman ng DepEd, nailabas na nila ang karamihan sa mga pondo mula June 15 kung saan 3.5 billion pesos ang nagastos ng ahensya mula sa 4.3 billion pesos na pondo na nakalaan para sa DepEd. Madadagdagan pa ito kapag dumating na sa kanila ang report mula sa kanilang field offices. Ilan sa mga binanggit ng ahensya na naging hamon sa kanilang paggastos ay ang dami at pagiging komplikado ng mga proyekto, mga programang kinansela dahil umano sa failed biddings at requirements sa mga pagbili ng gamit gaya ng laptops para sa mga guro. Ang DPWH naman nilinaw na na-obligate na ang nasa 976 million pesos mula sa 1 bilyong pisong nakalaan para sa Tourism Road Infrastructure Program sa ilalim ng batas. Samantala, binigyang diin naman ni House Deputy Speaker at Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na illegal na kapag ginastos pa ang tirang pondo simula ngayong araw. Kaya patuloy ang panawagan nitong magkaroon na ng special session upang buhayin at muling palawigin ang Bayanihan 2. Ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, posibleng nagdadalawang isip ang Pangulo na magpatawag ng special session dahil wala na rin mapagkukuhanan ng pondo. Wala pang pinal na tugon ng palasyo kung may posibilidad pang magpatawag ng special session si Pangulong Rodrigo Duterte. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng nationwide crackdown ng Land Transportation Office o LTO at Anti-Red Tape Authority laban sa mga fixer. Layo nito na sugpuin ang matagal ng problema sa nare-release na lisensya o iba pang dokumento sa ilegal na paraan. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, ano ba yung parusang gagawin ng ARTA at ng LTO kung may mahuhuli pang mga fixer? Aga sa ngayon ay patuloy yung pag-uusap ng Anti-Red Tape Authority, Land Transportation Office at maging ang NCRPO, ang mga pulisya o mga hepe ng pulisya dito sa Metro Manila para pag-usapan kung paano isasagawa itong mga aktibidades ng operasyon para nga maalis itong mga fixer. At pag-uusapan din nila kung ano yung posibleng maging parusa dito sa mga mahuhuling gumagawa ng ganitong illegal na trabaho. At ayon kay Anti-Red Tape Authority Undersecretary Carlos Kita, minabuti nilang makipagpulong sa LTO upang pag-usapan ang issue ng mga fixer. Iimbestigahan kung may mga sangkot sa ahensya at kung paano aaksyunan ang lumalaganap na pagdami ng fixer. Kapag napatunayang may sangkot sa ganitong katiwalian, ay pananagutin nila sa batas upang maparusahan. Pag-aaralan din nila katuwang ang pulisya kung paano ang magiging operasyon sa panguhuli. Nilinaw ng ahensya na illegal itong proseso na ginagawa ng mga fixer na nag-i-issue ng mga peking lisensya o dokumento. Nagdudulot-an nila ito ng masamang resulta sa trapiko, lalo na sa mga nakakakuha ng lisensya pero hindi dumaan sa tamang proseso na kadalasang nagiging sanhi ng mga aksidente. Samantala, ayon kay Land Transportation Office Director Clarence Ginto, hindi magiging ningas kugon itong kanilang operasyon dahil palalawigin pa nila ito
hanggang sa halos 300 satellite offices ng LTO. Sa hanay naman ng LTO, kapag napatunayang mayroon sa kanilang mga tauhan na involved sa ganitong illegal na operasyon, ay agad paiimbestigahan at papatawad ng kaukulang parusa. Magtutulungan ang ARTA at LTO upang sugpuin itong matagal ng issue ng mga fixer. Paalala ng LTO sa publiko na dumaan sa legal o tamang proseso sa pagkuha ng lisensya o iba pang mga dokumento. Dapat din na makipagtulungan ang publiko na huwag tumangkilik sa mga fixer para masolusyonan na itong ganitong suliranin na matagal nang umiiral sa bansa. Babala naman nila sa mga fixer na itigil na itong mga ganitong illegal na trabaho dahil magsasagawa ang ARTA at LTO ng mga surprise operation sa mga tanggapan ng ahensya. Samantala, maipakita lang natin aga sa video itong labas ng LTO office. Batay nga dun sa mga nakausap natin na pumipila dito, noong dati, kapag sila pipila dito, agad na merong sumusugod sa kanila para kausapin dun sa sistema nga ng fixing. Pero sa mga nakausap natin sa ngayon, sa obserbasyon nila, wala nang ganun dito sa harap ng LTO office. At ayon nga sa ARTA at sa LTO, ay isasagawa nila yung mga operasyon para matigil na itong illegal na proseso ng mga fixer sa ahensya. Samantala, yan muna ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Paalala po sa mga commuter, wala munang libre sakay ang pamahalaan simula ngayong araw. Ito ay dahil paso na po ang Bayanihan to Recover as One Law o Bayanihan 2 na nagbibigay ng pondo sa service contracting programs ng pamahalaan. At mula sa Quezon City, mag-report si Janice Inhente live. Janice, wala na bang ibang paraan para ma-extend ang libreng serbisyo na ito? Ella, ayon kay LTFRB Chairman Attorney Martin Delgara III, posible naman itong ipagpatuloy pero wala pang tiyak na petsa kung kailan ang resumption nito. Sa kasalukuyan kasi aniya ay pinoproseso pa ng Department of Budget and Management ang pondo para sa service contracting program ng pamahalaan, kabilang na ang libreng sakay at iba pang insentibo ng programa. 3 bilyong pisong pondo ang hiniling ng LTFRB para sa pagpapatuloy ng programa na pupondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of 2021. Apektado ng suspensyon ng libreng sakay ang Metro Manila, mga karatig probinsya, Cebu at Davao City. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga commuters, partikular na dito sa Metro Manila dahil kailangan na nilang magbayad ng pamasahe. Mailan, lalo na yung mga may malalayong lokasyon ng trabaho, nanghihinayang dahil ayon nga sa mga ito, aabot ng hanggang 120 pesos ang kanilang magagastos araw-araw na pampamasahe. Mailan naman natanggap nila pero humiling pa rin na sana ay may balik agad para makatipid naman sila, lalo ngayon na hindi naman lahat ay sapat ang kinikita. Samantala, mano-mano rin ang pagbayad ng ilang pasahero dahil hindi gumagana ang beep card sa ilang mga bus. Gayunpaman, siniyak pa rin ng mga drivers at operators na nasusunod pa rin ang mga health protocols sa mga bus tulad ng social distancing, pagsusuot ng mask o face mask at face shield. Paalala naman ng LTFRB, walang taas pasahe sa ngayon. Ella? Maraming salamat, Janice Inhente live na nag-uulat mula sa Quezon City. Malaking hamon para kay Nanay Irene at sa kanyang asawa kung paano maitataguyod ang kanilang 7 anak, lalo na at nawalan pa ng trabaho ang kanyang mister nang magkaroon ng pandemya. Dahil dito, humiling siya sa Members Church of God International ng puhunan upang magkaroon sila ng dagdag na mapagkakakitaan. Ang kabuuan ng kanyang kwento ihatid sa atin ni Brother Elijah Harabata na nasa Taytay, Rizal. Yes, Brother Elijah. Po, magandang tanghali po, Brother Atakakbay.
pagkoconstruction at pangangamuan sa palengke ang hanap buhay ng mag-asawang Fidel at Irene. Ngunit dahil sa pandemya, ay halos walang makuhang trabaho sa construction si Fidel, kaya naisip nila na magkaroon ng ibang mapagkakakitaan upang maitaguyod ang lumalaki nilang pamilya. Ito si Irene Ribaya. May 7 anak at kasalukuyang nagdadalang tao. Ang kanyang asawa ay isang construction worker. Ngunit dahil sa pandemya, nawalan na ito ng trabaho. Tanging pangangamuhan na lang ni Irene sa palengke ang pinagkukunan nila ng kanilang gastusin sa araw-araw. 300 piso sa isang araw ang kinikita niya dito na pinagkakasya sa 7 nilang anak at sa kanilang mag-asawa. Dati kasi nagtitinda pa ako sa palengke nga. Tapos naglalakad ako simula dito hanggang doon para kumita ng kahit magkano lang. Tapos yung mga natatanggap naming mga ayuda, yun ang pinagkakasya namin. Ngunit nang minsang makapanood si Irene sa UNTV, nalaman niya ang tungkol sa free store ng Members Church of God International. Nagka-interes si Irene. Nagbaka sakali na pala rin na maging beneficiary rin ng kawang gawa na itinataguyod ng MCGI. Oh, yun, ano lang po kami, may napili nga po kami na ano, na sa free store ng MCGI. Doon po, nakakuha po kami ng ano doon, ng mga grocery. Tapos yung malaking tulong din po yun sa amin kasi ilang araw din po kami hindi bumili ng bigas, na gano'n. Sa ikalawang pagkakataon, sinubukan naman ni Irene na humiling ng puhunan para sa naisip nitong kahit paano'y makapagkakakitaan nila. Paglalako ng mga gulay at mga prutas ang naisip na negosyo ng mag-asawa. Ang munting hiling na may kalakip na panalangin, binigyang katuparan. Maraming salamat po kasi malaking tulong nga po to sa amin, kagaya ko po na ganyan, na mas okay po na dito po ako sa bahay, tapos kahit anong oras po kami magtinda, yun po, hindi po kagaya ng nangangamuhan ako. Eh ngayon po, sarili ko na to at saka mapapalago ko po ito. Maraming salamat po sa inyo at lalong-lalo na po maraming salamat sa Diyos sa ipinagkaloob niyo pong biyaya sa amin. Naway mapagyaman nila Irene ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos upang makatulong sa kanilang pangangailangan, lalo na't magiging 8 na rin ang kanilang mga anak. At awat po tulong po ng Diyos ay tuloy-tuloy po ang activity dito sa Rizal. At sa meron na po tayong napagkalooban sa ating pong ginagawang feeding program na 6,600 ang naging recipient po natin. At gayon din sa ating pong sinasagawang pistor ay meron na po tayong 1,100 na napagkalooban ng libreng groceries. At yan po ang latest mula po dito sa Rizal. Elijah Harabata para po sa The Legacy Continues. Okay, maraming salamat Brother Elijah Harabata. Samantala, mga kasambahay, kabilang din sa mga tutugunan ng Members Church of God International ang kahilingan ni na Hoover Caminong ng Cavite, Salve Orozco at Domingo Palatino ng Caloocan City, Dionisio Caime ng Cebu, Aileen Imbornal ng Pampanga, Cathy Fernandez Camarines Norte, Epifanio Baja ng Southern Leyte, Edith Swan ng Palawan, at Ezel May Natividad from Tarlac. At yan po muna ang ating update sa oras na ito. Abangan po ninyo sa mga susunod na oras kung sino-sino pa ang aabutin ng Members Church of God International bilang bahagi ng wish-granting activity nito. The Legacy Continues.
Isang low pressure area ang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Namataan nito 1,365 kilometers silangan ng extreme northern Luzon dakong alas 3 ng madaling araw. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, mababa ang tsansa maging isa itong bagyo sa susunod na 24 oras. May posibilidad din na malusaw ang LPA sa loob ng 48 oras habang nasa Philippine Area of Responsibility. Inalerto na ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar ang lahat ng local police sa mga lugar malapit sa Bulkang Taal. Ito ay sakaling kailanganing ilikas ang mga residente dahil sa patuloy na pagbuga ng mataas na level ng sulfur dioxide ng bulkan. Inutusan ang mga ito na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin ng tulong sa pag-asiste sa mga residenteng apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. Tiniyak ng general ang mahigpit na pagbabantay ng pulisya sa May Taal Volcano Island upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Bumaba sa 3.73 million noong Mayo mula sa mahigit 4 na milyon noong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye alamin natin mula kay Ray Pelayo live. Raise ang mga sektor nagkaroon ng pagbubukas ng trabaho. Aga base sa datos ng Philippine Statistics Authority, nangunguna dito ang sa wholesale and retail, particular dito yung mga nasa linya ng pagkukumpuni ng mga motor vehicle at motorcycle na umaabot sa 385,000 ang nabigyan ng trabaho. Sumunod dito ang sa agriculture and forestry, public administration and defense, construction at yung iba pang service activities. Ayon din sa PSA, bumaba naman ng nasa 400,000 ang bilang ng mga walang trabaho habang tumaas naman ng 1.45 million ang bilang ng mga nagtatrabaho. Ang mga pinakamaraming bilang naman ng mga nawalan ng trabaho ay galing sa Finnish Fishing and Aquaculture, Administrative and Support Service Activities, Mining and Quarrying, Professional, Scientific and Technical Activities, at yung mga nasa Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning. Ayon kay Yusek Dennis Mapa ng PSA, ang pagluluwag ng restriction ang pangunahing dahilan ng dagdag na trabaho sa bansa, lalo na sa NCR Plus. Ang May 2021 Labor Force Survey ay may mahigit 34,000 participants na may edad 15 taon pataas. Aga? Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Target o hangad ng National Housing Authority na kumpletuhin na ang 350,000 housing units para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod na rin ng utos ng Pangulo na gawing prioridad na bigyan ng bahay ang mga nakatira sa mga ilalim ng tulay, nasa gilid ng mga daloy ng tubig o mga nasa danger zone. Ang detalye mula kay Nel Maribuho. Magiging polisiya na ng National Housing Authority ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng bahay ang mga mahihirap na pamilya na nakatira lamang sa mga ilalim ng tulay o mga nasa danger zone. Ayon kay NHA General Manager Marcelino Escalada Jr., target na nilang tapusin ang 350,000 housing units sa susunod na taon. Now we are happy to report to the country that we have produced more or less close to 325,000 already. Almost 300,000, I mean. So towards the end of the year ng Duterte administration next year, I'm looking at the figure around 350,000. Ayon kay Escalada, naunawaan nila ang hiling ng masa. Nabigyan sila ng tahanan malapit lamang sa kanilang pinagtatrabahuhan sa Metro Manila. Pero tiniyak ni GM Escalada na ang mga pabahay na matatagpuan sa Rizal, Bulacan at Naik Cavite ay disente at malapit lamang rin sa sentro ng kalakalan ng bayan. Yung construction ng pabahay, it will take you 24 months to 36 months. So meaning to say, 2 years or 3 years pa bago natin maibigay yung gusto nila
na locations. But there are available now, and I also feel na itong mga available sites natin ngayon in Rizal, in Cavite, as well as in Bulacan are better sites. Dahil sa subsidized housing, aabot lamang anya sa 300 hanggang 400 pesos per month ang babayaran ng titirang pamilya. Mas malaki rin ang espasyo ng housing unit na ito kumpara sa lumang modelo ng mga nakagisnang mga murang pabahay. Ang policy ko is dapat in city siya, within the city proper, and at the same time lakihan yung floor area na from 22, at least gawin natin 28. With one partition or two partition na may bedroom naman at saka disente naman yung pabahay na gagawin ng NHA. Ayon sa NHA chief, prioridad nila ito ngayon kasunod ng naging utos ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa agarang pagbibigay ng pabahay sa masa. Pero nilinaw rin ni Pangulong Duterte na hindi naman lahat ay mabibigyan agad ng maayos na tahanan. Sa datos ng NHA, aabot sa 6.5 million na bahay ang kailangan pang maitayo para sa mga mahihirap na Pilipino. Hanggang 1.7 million housing units naman ang kukuhanin dito ng NHA at ang iba ay itatayo ng pribadong sektor. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagtanggol ng Malacañang ang Department of Health laban kay Senator Manny Pacquiao. Kasunod ito ng pagnanais ng senador na imbestigahan ang DOH sa naging paggastos nito sa COVID-19 pandemic. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Nagtataka ang Malacañang kung bakit hindi pa sinamantala ni Senador Manny Pacquiao na siyasatin si Department of Health Secretary Francisco Duque III nang magtungo ito sa Senado para sa pagdinig ng COVID-19 vaccination program ng pamahalaan ilang linggo na ang nakalilipas. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Pacquiao sa gitna ng umiigting na hidwaan sa pagitan nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan na nga po yung aking sinabi, no? Kasi nanggaling na po si Secretary Duque doon sa Senado, nag-explain na po siya doon at wala naman pong kasong na isampa matapos po yung explanation ni Secretary Duque. At hindi ko nga lang po alam kung nandun nga po siya nung nag-hearing po ang Senado at kung meron siya mga tanong na ibinato kay Secretary Duque ng mga pagkakataon nito. Tumugon ang senador sa hamon ng Pangulong tukuyin ang mga tiwali sa pamahalaan kaya nais na silipin at busisiin ang mambabatas ang lahat ng mga procurement at ginawang paggastos ng DOH. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Health Secretary Duque na handa itong ipakita ang ulat sa mga mambabatas at ibang ahensya ng pamahalaan kung saan napunta ang pondong ginagastos ng DOH. Nanindigan din ang kalihim na laging transparent ang DOH pagdating sa usapin ng fund utilization. Naniniwala naman ang palasyo na politika ang dahilan sa mga pahayag ng mambabatas laban sa Duterte administration at ipinauubaya na sa taong bayan ang desisyon sa kung sino ang nais na mamuno sa bansa sa 2022 elections. Samantala, walang natanggap na reklamo ang Task Force Against Corruption laban sa Department of Health kaugnay ng naging paggastos ng kagawaran ukol sa pagtugon sa COVID-19. Ito ang sagot ni Justice Secretary Menardo Guevara hinggil sa pahayag ni Senator Pacquiao na dapat posisiin ang DOH. Sa ngayon, tanging reklamo lang sa Dengvaxia at PhilHealth ang natanggap ng Task Force Against Corruption o TFAC. Ang iba naman ay laban sa iba't ibang local government units at sa Department of Public Works and Highways. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na isumiti na ng Department of Health kay Senator Manny Pacquiao ang reports sa naging paggastos nito sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Harleen Delgado live. Harleen, ano pa ang nabanggit ng kalihim ukol dito? Aga, kasunod nga ng alegasyon ni Senator Manny Pacquiao sa umunoy korupsyon sa Department of Health, nagsumite na si Health Secretary Francisco Duque III ng report sa kanilang naging paggamit ng pondo para sa COVID-19 pandemic. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na kasama sa isinumite niya kagabi ang naging paggastos ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2.
ayon sa kalihim na sa 98% ng 45.7 billion pesos na pondo para sa DOH sa ilalim ng Bayanihan 1 ang nagamit ng ahensya, habang nasa 87% naman mula sa 17.3 billion pesos na pondo na nakalaan sa Bayanihan 2. Dagdag ni Duque, nakahandaan niya si Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Liao na patotohanan na malinis at legal ang mga paggastos at transaksyon ng ahensya. Nauna nito aga, nanawagan si Pacquiao na unang busisiin ang DOH, sabay tanong kay Duque kung handa itong ipakita ang kabuuan ng ginastos ng ahensya para sa pandemya, gaya ng rapid test kits, personal protective equipment o PPE, face mask at iba pa. Tugon ito ng senador sa naging hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangalanan ang mga umano'y korap na ahensya at opisyal ng gobyerno. Pero iginiit din ni Duque na hindi bumibili ng rapid test kits ang DOH kundi RT-PCR swab test. Palaisipan naman kaya Senate President Vicente Soto III kung bakit nagagalit ang ilan kay Pacquiao sa sinabi nitong may korupsyon sa gobyerno, sabay tanong kung wala ba talaga. Sa ngayon aga, patuloy pa natin kinukuha ang panig ni Senator Pacquiao patungkol sa issue. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Dinismiss ng Korte Suprema ang unang petisyon na kumukwestiyon sa limitasyon para magkaroon ng access ang publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mga pampublikong opisyal at empleyado. Para sa detalye, narito ang live report ni Dante Amento. Dante, ano ang dahilan ng Korte Suprema sa pag-dismiss sa nasabing petisyon? Yes, sa floor, tatlo ang punto ng Korte Suprema para ipawalang bisa ang petisyon ng private citizen na si Luis Beraugo. Una, bigo ang petitioner na magpresenta ng aktwal na kaso, labag sa hierarchy of courts ang pagdirekta ni Beraugo sa kataas-taasang hukuman at hindi tamang legal remedy ang petition for mandamus. Ang writ of mandamus ay isang kautusan mula sa appellate o mataas na korte para sa lower court o opisyal ng pamahalaan na gawin ang kanilang trabaho na hindi lagpas o umaabuso sa kapangyarihan. Sa isang resolusyon na inilabas ng Supreme Court, dinismiss nito ang petisyon ni Beraugo laban kay Ombudsman Samuel Martires. Kinwestiyon nito ang Memorandum Circular No. 1 ni Martires na nagtalaga ng limitasyon sa pagkakaroon ng access ang publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Nais ng petitioner na kumuha partikular ng kopya ng SALEN ni Vice President Lenny Robredo. Subalit batay sa memorandum ng Ombudsman, kabilang sa mga requirement na maaari itong ibigay kung may pahintulot ang declarant o may-ari ng SALEN. Sa puntong ito, walang nakuhang permiso ang petitioner mula sa kampo ni VP Robredo para makakuha ng kopya ng kanyang SALEN. Pero matatandaan natin na naging usapin nga rin itong memorandum circular na inilabas ng Ombudsman at yung ilang mga petitioner na lumapit sa korte ay sinasabi nga nilang ito ay labag sa karapatan ng publiko para makakuha ng impormasyon. At isa pa dyan ay naging usapin din yung hinihingi ng ilang grupo na ilabas yung SALEN ng ating Pangulo. Dahil ang sinasabi naman nung mga nagtatanggol nitong circular ay sinasabi nilang retroactive itong memorandum circular. Ibig sabihin, yung unang mga request bago pa maipasa yung circular ay kasama din dito o sakop ito tulad ng request na ilabas nga itong SALEN ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbitiw na bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communities Armed Conflict o NTFL-CAC si Lieutenant General Antonio Parlade. Sa mensaheng ipinadala ni Parlade sa UNTV, sinabi nitong nais niyang bawasan ang pressure sa mga namumuno sa NTFL-CAC na patuloy na kinukwestiyon ng mga mambabatas sa pagkakatalaga sa kanya sa puesto kasabay ng pagiging aktibo pa niyang sundalo. Mula sa Mandaluyong, may report si Leo
Nea Ilagan live. Lea, epektibo na ba ang pagbibitiw na ito ni Parlade at may mga posible na bang pumalit sa kanya? Ella, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa raw tugon ng Pangulo dito sa isinabmit na resignation letter nga nitong si General Parlade. Kahit halos pa na nang submit siya na naka-address mismo sa Pangulo. At meron daw anim na bagong mga tagapagsalita ang NTFLCAC. Sinabi yan ni Parlade kanina sa atin sa UNTV at ito ay pawang mga sibilyan. Sinabi pa nitong si General Parlade sa ipinadalang mensahe sa UNTV, ang kanyang resignation daw ay hindi para umatras sa sinimulang laban sa New People's Army. Ito'y kundi para bawasan lamang ang pressure ng, sa mga namuno ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na patuloy na kinukwestiyon ng ilang mambabatas. Kaugnay nga ng kanyang posisyon bilang tagapagsalita ng grupo gayong nasa aktibo pa siyang serbisyo sa militar. Sinabi pa ni Parlade na bagamat may mga legal na basihan ng kanyang pagkakapwesto sa NTF-LCAC ay hindi na raw ito iginiit pa. Masayaan niya siya na mayroon na ngayong anim na sibilyan na tagapagsalita ang NTF-LCAC. Ngayon man Ella, tiniyak Parlade sa kanyang mga kritiko na itutuloy niya ang laban para protektahan ang bansa at wakasan ang 52 taong pamigurwisyo ng teroristang CPP-NPA sa pamagitan ng anumang legal na paraan. Si Parlade L ay nakatakda na rin retiro sa July 6, tapit ika-56 na kaarawan. Kinumpirma din sa atin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na papalitan ito sa pwesto ni Major General Bartolome Bacaro bilang commander ng Southern Luzon Command o SOLCO. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan live, nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Walang plano ang Biden administration na baguhin o ihinto ang July 4 U.S. Independence Day celebration sa kabila ng banta ng Delta variant ng COVID-19 sa Amerika. Narito ang ulat ni Mariel Latoza. Tuloy ang selebrasyon sa July 4 ng U.S. Independence Day sa White House lawn kung saan dadalo ang halos 1,000 tao kasama ang mga essential workers at military families. Magbubukas rin ang Washington National Mall sa Kapitolyo ng Bansa para sa inaasahang taunang fireworks display na kalimitang dinadayo ng libo-libong mga residente at turista. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng kaso ng coronavirus disease sa bansa, partikular na ang Delta variant sa mga nakalipas na araw. Ayon kay White House Press Secretary Jen Psaki, kumpiyansa ang Biden administration sa progresong nagawa ng pamahalaan upang maingatan ang publiko mula sa pandemya at masusin itong binabantayan ang pagkalat ng Delta variant sa bansa. So I would say we, of course, will continue to evaluate any steps that need to be taken to protect the public, protect the American people, but we have made significant progress and we are confident in our plans moving forward for July 4th. Bukod sa Washington, D.C., inaasahan ding magkakaroon ng iba't ibang selebrasyon para sa Araw ng Kalayaan ng Amerika sa iba pang estado gaya ng New York at California. Inaasahan din ang pagpunta ng maraming mga tao sa beach, malls at pagsasagawa ng mga gatherings at events. Kaya puspusan pa rin ang Biden administration sa pagkikayat sa mga mamamayang hindi pa nagpapabakuna na magpabakuna upang maingatan ang sarili at mga mahal sa buhay. Gayun din, hinihikayat pa rin ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang mga unvaccinated residents na magsuot ng face masks sa crowded places dahil delikado para sa kanila ang COVID-19, lalo na ang Delta variant. Ayon sa tala ng CDC, nasa 66.1% na ng adult population ang nakatanggap ng at least one dose ng COVID-19 vaccine. Sa kabuuang populasyon sa Estados Unidos, 46.3% na ang fully vaccinated. Mariel Latoza, U1TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilulunsad sa Setyembre ang pre-screening program para sa inbound international travelers sa South Korea. Narito report ni Kat Dumarals.
Dahil sa inaasahang pagdagsa ng inbound international travelers sa gitna ng maigting na vaccination drive, plano ng South Korea na ilunsad sa Setyembre ang pre-screening program na tinatawag na Korea Electronic Travel Authorization o KETA. Isang entry system ito para sa mga mamamayang galing sa mga bansang may visa-free agreement sa South Korea. Bago ang pandemya, pinapayagan ng SOCOR ang mga tao mula sa 112 countries na makapasok ng bansa ng walang visa, subalit ngayon 21 bansa na lamang ang allowed na pumasok ng bansa na visa-free. Sa ilalim ng programa, ang mga passport holder mula sa visa-exempt countries ay kinakailangang makakuha ng authorization bago ang kanilang pagbiyahe para sa safety ng bansa. Kung aprobado, matatanggap nila ang resulta via email at sila ay maaaring makapasok sa Korea visa-free hanggang 2 taon at exempted na rin sila sa pagsusumite ng arrival card. Magiging mandatory na ang programa sa lahat ng passport holders mula sa visa-exempt countries simula Setyembre. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. Diyo sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, abangan po bukas ang isang special broadcast ng CNews Mga Kasambahay. Ito po ay kaugnay ng isinasagawang week-long wish-granting activity ng Members Church of God International o MCGI. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, Versikulo 4, na nagsasabi, "Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag." At yan po ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita sa mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. At sumayin po ang CNews, magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. Magandang tanghali.